Barat. Good day mga Lodi, at kumusta na kayo no? Today is another adventure day na naman mga Lodi. At ngayon, ang gagawin natin ngayon ay mag-adventure tayo, fishing adventure. We're on our way to Tubigon ngayon at kasama ko pala ang ating bossing Malvin. Siya ay makikita kami sa Tubigon, Bohol dahil ang pupuntahan namin ay nasa Panay Tayod, Tubigon. At ito, dami kong dalang baon, meron kong dalang biko, kamote, saging at marami pang iba. So pag-uwi natin, sana mapupuno na ito ng isda. Mapapalitan natin itong ating mga kakanin ng isda. Let's go mga Lodi! Let's have some adventure! At nandito na nga tayo sa Tubigon mga Lodi. At hinahanap ko pa ang ating bossing Malvin dahil nawawala. Hintay lang tayo dito. Nakita ko na ang ating bossing Malvin. Naguguluhan siya dito sa plaza. Muntikan na daw siyang mawala. Yan o. Oh, grabe yung pormahan ng ating bossing. Yan ang ating bossing Malvin. Yeah, siya ang ating makakasama doon sa bungsod. Magstay kami overnight para managat at mag-observe kung paano gawin ng bungsod para masubukan din namin. Okay, tara, ating bussing Malvin. Yan ang ating makakasama, si Bossing Malvin. So kain muna tayo mga Lodi bago tayo umalis dahil sobrang gutom. Ito ating Bossing Malvin at kain na. Mga Lodi, kain tayo. Good, dahil taron. So touchdown mga Lodi! Nandito na tayo sa kinita ng Barangay Panay Tayon. Hindi namin alam kung saan kami papunta. At aking kasama na si Boss Malvin, maliligo sa dagat ngayon dahil sobrang laki ng dagat. Kumusta ang biyahe mo mula Ubay, Bossing? Ilang. Excited ka na ba sa ating gagawing adventure ngayon? Super excited, Jose! Alam nila na papunta kami mga Lodi no. Kaya yan o, kita nyo ba? Yan, nililinis nila yung kasada dahil dadaan. Nandun
na sa right track, baka na naligaw na kami mga lodi. Ang target namin ay makakita ng Barangay Chapel. Pero wala ako nakikita ng chapel dito ah. Kita niyo ba yan mga lodi? Tubig dagat na yan at natatakot akong itawid ang aking motor dahil baka makalawang, malakas ang kakakalaw. Tubig dagat eh, maalat. Kaya hintay naman na tayo dito sa ating sundo dahil susunduin tayo. Nako, itatawid na lang natin dito mga lodi dahil wala nang ibang daan. Hinahina lang para iwas kalaw. Tay anadaan. Hi. Ale, pre, tuloy yun. Oh, dagat muli kini. Mukhang ibang lugar daw napuntahan namin mga lodi. Dagat nito mga lodi ah. Mukhang hindi to tama yung pinuntahan namin mga lodi. Uwishi. Yung motor ko mga lodi, naligaw ng tubig dagat. Patay ako nito. Ako po, ibang klase pa itong lugar nila. Pag lumalaki yung dagat, dito na bumabaha. Diyan, bye-bye muna motor. Diyan ka muna, dahil bawal ka dito sa tubig dagat. Ito, bumabaha. Nagsisimula ng bumabaha dito mga lodi. Iba pala itong lugar nila dahil kapag baba lumalaki yung dagat ay pumapasok dito sa mga bahay-bahay yung tubig ito. So ako makakaligo tayo dito ng lodi. Sarap, gusto ko ng dagat. So yun, sobrang laki pala ng dagat. Yan o, dagat na yan mga lodi. Yan, dagat na yan. So ito yung chapel nila mga lodi. Ito yung bali palatandaan kung saan papunta ang bahay nila Ate Berna. Pero dahil malaki pa ang tubig ngayon, dito muna tayo sa kapatid niya at magsistay. Mamayang 1 PM pa tayo aalis dahil kakalaki pa lang ng tubig dagat. So dito muna kami sa bahay ng kapatid ni Timurna. Uy, mga manok pa dito at may bike. So kahit umuulan mga lodi, patuloy pa rin tayo doon sa bahay ng ni Ate Myrna dahil alas 2 na ng tanghali. Mas maganda makapunta na tayo doon. At salamat sa kapatid ni Ate Myrna yung nadedrive ng harapan, no? Kanang yung nakamotor dahil hinatid nila tayo para hindi tayo mawala. At shout out din sa kanyang anak na gustuhan ni Malvin. Boss Malvin, iada no yan sa Facebook mamaya. So kung mapapanood mo ito, kung sino pangalan mo, regards das Maldi. Di ano? Grabe, hirap nandaan dito mga lodi. Patay, baka mahal log kayo eh. Nag-100 driving na ako mga lodi. Dahil nag-video tayo, no? Nagpa-vlog. Hirap pala dito. Di ano? Di ano? Di ano? Di ano? Safe pa rin, safe lang tayo. Sa ganito, si Lodi, expert na expert. Sa ganitong klaseng driver. Dadaan pala talaga sa gitna ng mga basag. Takot dito mga lodi. Ngayon pa kami pumunta dahil kanina malaki iba ang tubig dito. Taob kasi, hindi ko alam anong Tagalog ng taob. High tide. Basta high tide pa kanina. At ngayon pa nawala yung tubig. Ngayon pa nag low tide. Yan, hindi kami makatawid kanina dito dahil yun nga, malaki ang tubig at ngayon pa lang tayo makakatawid. So on the way na kami sa bahay ni Ate Myrna.
Para doon kami mag-prepare papunta doon sa New Look. So New Look pala tawag doon mga Lodi, no? Hindi Bungsod. So nagkamali pala tayo. New Look ang tawag sa pupuntahan namin. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung tinatawag nilang New Look. Naku naku, matapakahirap dito ha. Sige lang. So yun pala ang tinatawag na one bridge ni Tio. Ni Tio, no? Ni Dad Money. Yan ang tinatawag niya na bridge. Dadaan sa bridge. Saka mukhang malapit na kami. Dito, oh. Yun, dito na nga kami. Woohoo! Touchdown! See you later. Ayan agad. Nag-discuss na kami ni Tatay dito tungkol sa New Look. Kung ano ang mga parts, anong equipments, anong kailangan gawin, ano ang kailangan bilhin, magkano, lahat-lahat para maplano na namin itong New Look. Dahil gagawa kami ng bagong New Look na i-manage ni Tatay ni Ate Myrna, na si Tatay Vicente. So ito, pagkatapos namin itong mag-interview ay umalis na kami papunta doon sa New Look, sa dagat. So ngayon mga Lodi, papunta na kami sa sasakay ng bangka para pumunta ng New Look. Maglalakad pa kami doon papunta yung bangka, yung blue na bangka. At pupunta kami doon sa, kita nyo ba doon? Yung malayo ulit. Yung New Look, yan yung New Look, tinatawag na New Look. Yan, ito. Ito ulit. Yan ang New Look, sasakay ng bangka. So ito kasama ko, si Boss Malvin. At papunta na kami ng New Look. Sobrang putik pala dito rin ng Lodi. Akala ko sa bukid lang may putik, pati din pala dito sa dagat. Oh. Maputik din. Okay, yaks! Kaya, ito mga Lodi, putik din pala dito. Ang kasamahan, ang driver ng aming bangka ay ang tatay ni Ate Myrna. So shout out sa tatay ni Ate Myrna, ang mag-drive ng aming bangka ngayon. Yan ang ating Boss Malvin, may dalang Pepsi at saka tuba. Siyempre, may dala tayong tuba. Para! Hindi maginaw doon sa New Look. Wala, wala na ni lugar ha. Kumusta ang kumusta ang experience mo dito, Boss Malvin? Excited ka ba? Parang sa amin lang. Kanyan pala ako nakatamak ng ganito mga Lodi o. Yee! Sobrang hilingig pala. Ang importante hindi maiiwan mga Lodi ay ganito yung tuba. Dahil ito ang number one patanggal ng ginaw. Dahil ito ang bangka ang tatay ni Ate Myrna. Ito narap mo makina tayo. So ito ang makina na yung kanilang bangka. Johnson, Johnson? Johnson. Johnson. Akala ko Johnson. Yun. Shout out. Vlog pa namin ang aming bangka papunta doon sa so papunta na ka tayo ngayon mga Lodi no? Doon sa New Look. Ayan sa New Look. Ito? Oh. Ayan, ayan. Oh, doon lang pala. Yan, ang dool tayo. Wala lang. Yan. Ay, mauna dool. So paano? Ah, malayo pa daw. Nandun mas layo. Kaya sasakay tayo ng bangka para papunta doon sa New Look. Yan si Boss Malvin at saka si Tatay. Si pangalan mo, Tay? Vicente. Ah, Tatay Vicente. Ang pinakamalakas na chicks boy dito sa Panay Tay. Yun. Cardenas. Ah. Lakas minom ni Tatay ng tuba, mga Lodi. Kaya may bawon kami, oh. 2 galon. Dara tayo ng alo dito. Papunta na tayo. Ano sa bakal? New Look. Yan ang ating super driver, Tatay.
Ako ang nagbubuksay diyan. Sobrang linaw ng dagat. Sobrang linaw ng dagat, mga lodi. Talagang para sa amin 'to. So si around 7 months na pala ang tanda ng New Look dito. Ang tagal ng mga New Look around 1 year? Oo, sobra pa. 1 year sa mga 1 year. Or more. Di man, okay pa. Tapos 'pag nagtago ako ng kape. Pero kapag aalagaan mo nang mabuti, tatagal talaga. Para lang sa relationship. Kapag aalagaan mo, mas tatagal. Ay, katulad ni Bibi ko. Tatagal siya. Alright, nakakit na tayo mga lodi. So yan, nandito tayo si Tok Tok. Yun na, si Boss Martin. Ay boss, dyan ka lang, iwan ka na akin. Teka lang, isave mo na aking cellphone. So touchdown. Woo! Nandito na kami sa ibabaw ng New Look. Yan oh, yan ang bansa nakyan ng bangka. At ito ang New Look. Yo, new, bagong tingin. Yeah, ngayon lang ako nakikita ng ito, yan New Look tawag. So sa ilalim nito mga lodi. Diyan may naka latag nga net, fish net. At yang mga rope, yan ang nag sisilbing magpapaangat mamaya. At itong may gulong, yan ang iniikot para umangat yung net. At talagyan dyan ng ilaw dyan sa gitna para isip bait. Dahil ang mga isda kapag ganito, walang buwan, lalapit sila sa mga may ilaw at may yung may ilaw na mga may ilaw na mga bagay, no? Katulad ng ilaw, lights, may ilaw. Dyan ilalagay sa gitna. Tapos yung isda lalapit, syempre, pag marami ng isda, angatin yung fishnet, yun, huli ng isda. So yan, oh, nakita nyo ba? Yan yung ilaw, isa-submerge yan mamaya. Ganda pala dito, maligo. Sarap maligo. Baka maligo ako nito. So dito, magpre-prepare muna kami sa aming mga gamit. At i-arrange namin na hindi mahuhulog. So ito, simple taguanan. Kapag may ulan. Hindi mahulog eh. Mayroon sahig ito eh. Mayroon sahig ito. Hindi daw mahulog, sabi ni Tatay Vicente, dahil mayroon sahig. Paano ka mahulog, mayroon sahig eh. So, pasok tayo dito. Ano na eh, pagkaon na. So ito, ito pala ang nasa loob. Pala lang kubo. Sa ibabaw ng New Look. Look, yawa. So ito, mag-ikot-ikot muna tayo. Bago madumilim. So tara, ikot ko kayo sa ating New Look. So, yan, dyan kami galing. Dyan kami galing. Nandito kami sa New Look. Excited ako mamaya. Maghahain ng isda. Ay, kanang dakong pambot ba? Ay, maul eh. Dumating na kasama naman ng kuya, tatay, mga lodi. Sila kuya. Pero dagan siya, mga parang suga. Kaya na kami ng punan. Yan na po suga sa ilaw. Yan na po ito. Taray, kaya na. Gabi ko na. Wala? Mula po ganyan na ba? Pero, yag. Dito. Sabi, magigani sa ito, yun. Nakita niyo ba? May ilaw. Yan yung bait, mga lodi.
So sakto ani ni ko ani ni saliada ni mga residents videohan ninyo sa lagi aga vlog aga vlog vlog me ito ang kanyang source battery yan ang battery ng source ni mga loading at ang kanyang bit. So mamayang tanga mamayang hating gabi mga around 12 am iaangat na yung net at tingnan natin kung meron bang huli. So tara, kain muna tayo ng hapunan. Pero masin? Ako? Anong guwita dito? So yan. Yan o. Yan ang ating ilaw mga lodi. So hintay-hintay lang tayo no. Around 1 hour kung maghihintay. Ay around ilang oras kaya. Hindi ko alam kung meron na bang isda dyan. So hopefully nga meron ng maraming isda. Ikaw kala. May ako, nakikita ko mga maliliit na isda. Sana may malalaki na dyan sa paligid. Kaya pag sana magkakuha tayo ng marami ngayon. Shot na tayo ng tuga. Tuba. Shot na tayo ng tuba mga lodi. Habang naghihintay. Shot na tayo na guitar. At ang ating tuba. Walang dalang baso. Yan ang tuba atin. Walo. So hintay lang. Unom. Unom lagi. Wapo pasawa yan. Marunong. Unong pito baka. Ititay mo. So yun, papunta na si kuya. Papunta doon sa kabila. Siya ang magdadrive doon sa kabila. At dito naman sa kabila, si tatay ang magdadrive. So, galingan mo sa pagdrive tay. Para hindi makatakas yung mga isda. Hindi, walang takas. Pata, hinaan mo lang pag ano, pag driver mo, mahina ka lang para ano. Para hindi malata. Yan. Si tatay yun o, no? Naghahalay na si tatay yan ang kanilang munting abuhan dito sa New Look at isasabit yung kaldero dyan nagkabitin dito ito ang rice cooker dito sa New Look.
anak ni tu Vicente nak. Di sibuk ni mana? Nak sibuk nak. Nak nak sempurna nak. Alah. Kau nak ku. Ya. Sibuk nak pun ke pasal. Ini tuh magluto dito sa New Look. Ayan. Dito naman yan si Boss Malvin nagdidilis para kilawin. Magkikilaw ng ating gabi. Kailangan may tuba dala. Kan ake buat tahun sana kamu buat minyak nak kamu kan kalau buat minyak nak kamu kan check 2:43 AM. So yan, nakababad pa yung ilaw at hintay pa tayo ng ilang oras. Mga around 5 AM siguro. Pag sikat ng araw, iaangat ulit yung net para sa second catch. Abang-abang rin tayo mga lodi kung may marami ba tayong kuha. Dahil sa unang huli, konti lang yung nakuha natin. Hopefully, marami tayong makuha dito sa second catch para okay kayo. Okay kayo. Ito. Pasok ba yung net? Pusing, tulog na. Harus ke skina. Dia betai ko na tong dinimo. Tanging domingo bako daw na kami ari. Terus dia betai chick kon tanang ni tiyan. Good morning mga lodi. So kakagising lang namin no. Time check, it's 4:46 AM. So around mga 5 AM itataas na yung fishnet dahil may unting agos pa ng tubig. So hintay-hintay na yung namawala. At medyo may kunting ulan. Basang-basa. Sinisimula ng iangat ang fishing net ng lodi for second catch. At si tatay nandun sa laod.
Hinahanap yung sibot na nahulog. Hinabol niya gamit yung bangka. Balik na naman. Internet mga lodi. Babalik ka nila mamayang gabi. At kami, uwi na kami ng doon sa bayan. Maga na. Wala. Babo. Good morning to Bigon. Prepare na kami para umuwi. Sa bay-bay. Kuha namin ng malapit na mapuno. Pong-pong piangaw ko patulali. Hinabuhin namun anaw gabi balik ka. Erik ambak sa kabaw mo darin sa jantan sa bong-bong. Kalau nanti driver, makin tenang.
diulok lo. Puno ba yung icebox natin? Puno ng butiti. Yan, laman ng icebox namin mga lodi, puro, puro butiti. Yung biko namin, umuwi pa ng dito. Yang bengkal lah pada parking. Bye bye. Bye bye. So yun na nga mga lodi. Hanggang dito na lang ang ating vlog adventure for today. At ito, may dala kami isang icebox na mga isda. Binili namin sa kanila. Yung huli namin, binili lang namin. At yan, doon si Boss Malvin, umiihi. So, sobrang sulit ng aming experience dito sa pagpunta doon sa new look. So, sobrang saya namin kahit walang tulog. Inom-inom pa rin ang tuba. At don't forget to subscribe and click the notification bell mga lodi, para updated pa kayo sa aking mga upcoming na mga vlogs and adventures. So thank you for watching mga lodi. Bye. Shout out to us. Bye. Subscribe na. At thank you pala sa family ni Tatay Vicente at kay Ate Myrna sa pag-accommodate namin dito at nung kasamahan ni Tatay. So thank you sa kanila. Yan ang dala naming isda mga lodi oh. Ay. Nene ko sige ka mo. Isa ko. Dito to ko sa. Kuha na. Ha? Kuha na.